gamit na isang bagay. Sa araw na ito, mga batid, bibigyan ko po ng tupiko ang mensahe ng ating Panginoon na may pinamagat na make me a true disciples. Amen. Make me a true disciples. Gawin mo akong tunay na iyong tagasunod. Sabihin mo sa katabi mo, gawin mo akong tunay na iyong tagasunod, Panginoon. A true disciples, mga batid, is not just involved but committed to take up his own cross and follow Jesus to the very end. Ang tunay pong disipulo, hindi lang po involved. Hindi lang po kasama sa isang organisasyon o is merong committed. Pero kailangan niyang may take up ang kanyang sariling cross. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palakpa muna natin ng Lord. Medyo napaos tayo dahil ibinigay natin ang the best natin kanina sa pag-aawitan. I believe that bibigyan pa ako ng lakas ng Panginoon para mangaral ng kanyang banal na salita. Palakpakan ulit natin ang Lord. A true disciples is not just involved but is committed to take up his own cross and follow Jesus to the very end. Yung malamig dapat. Wag malamig. Medyo allergies ka mga pati. In Jesus name. Ayaw ng kaaway marinig ang magandang mensahe ng Lord mga pati. Kaya pinapakati ng kaaway ang ating lalamunan. Number 7. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang tunay, mga patid, na tagapagsunod ng ating Panginoon, this is not just accept the Lord and forever saved. Hindi lang natin tinanggap si Yesu Cristo at wala na tayong gagawin. Amen? Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Palakpak tayo ulit sa Lord. Hallelujah. This is not a religion. Amen. To do your religious right to ease your feelings. Hindi po natin ilalagay sa isipan natin na napasama tayo sa isang relihiyon. Bagkos mabatid, ilagay po natin sa ating isipan na meron tayong tunay na relasyon sa ating Panginoon. Kapag meron kang relasyon sa ating Panginoon, bingi ka na sa mga naririnig mong negative. Bingi ka na sa mga naririnig mong hindi magagandang salita. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Kahit na anong mga batid na maririnig natin, masaktan man tayo, narito pa rin tayo, naglilingkod sa Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpak tayo ng malakas mo. Hallelujah. Tingnan nyo ang katabi nyo. May narinig naman ng mga negative, pero narito pa rin sila. Amen. Dahil tinawag ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon. Hallelujah. Maganda kasi ang mensahe ng Lord ngayon. So huwag niyong papasinin yung pagkain para tingnan. Pagkain muna espiritual. To make a true believer or to make a true disciples of Christ, mga patid,
ilalagay po natin sa isipan, this is not a association. This is not a club or fraternity of brotherhood to feel the sense of belonging. Hindi po tayo organisasyon o isang fraternity, mga kapatid, na kung saan doon natin napipil yung ating pong mga pangangailangan. Amen. This fellowship, mga kapatid, is the way na meron po tayong buhay sa ating Panginoon. Amen. This is not Sunday's life or Sunday life, but it is a way of life. Hindi po Sunday goer lang tayo, mga kapatid, na pagdating natin ng Sunday, doon lang tayo holy. Pagdating ng Monday, tayo ay nahuhuli na. Every day is a Christian day, mga kapatid. Araw-araw, tayo ay dapat mamuhay na Kristiyano kung gusto natin maging tunay na disipulo. Maging tunay po tayo Kristiyano araw-araw. Hallelujah. Palakpak tayo ulit sa Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Let us change the way we think. Baguhin na natin, mapatid, ang ating mga iniisip o mga isipan ayon sa ating key verse. Ang Matthew 16:24, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Kung gusto po natin sumunod sa ating Panginoon, sinasabi ng Biblia, mapatid, na kailangan natin i-deny ang ating sarili. Paano natin i-deny ang ating sarili? Ibigay natin ang lahat-lahat sa Lord. Ano man ang ating nararamdaman physically, hindi natin ito intindihin. Pero ang ating intindihin, ang nararamdaman natin sa presensya ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Kung ikaw ay nasasaktan, ang iyong flesh lang yan, mapatid. But your spirit, mapatid, palalakasin ka ng Panginoon. Kung ikaw ay nangihina, ikaw ay nasaktan o natisod man sa mga salita, hindi ka papabayaan ng Panginoon mawala sa kanyang presensya. Kung iyong ihaalaw ang kanyang presensya, ang kanyang salita, mapatid, titibay at lalakas ka. Walang magagawa ang kalaban, mapatid, kapag tayo binubulungan na huwag ka nang maglingkod sa Lord dahil kulang-kulang na kayo. Ibig sabihin, kulang-kulang, wala na ang iba. Nag-absent na. Pero hindi po tayo matitinag dahil ang ating mga katabi ay libo-libong mga anghel sa oras na ito. At pinapakita ng Panginoon ang totoong disipulo. Ang tunay na disciples narito. Kaya nga meron tayong GC na faithful disciples. Kayo po ay faithful disciples, mga kapatid, dahil narito kayo. Pinili tayo ng ating Panginoon dahil meron siyang papagawa sa bawat isa sa atin. Deny yourself or denying yourself means no to yourself and yes to God. Amen. Humbly submit our wills to God, not your will, but your will be done. Not my will, but your will be done. Nagpapasan ng sariling cross ang mga tunay na disipulo. Ibig sabihin po ng cross, mga kapatid, ito po yung mga problems, mga trials sa ating buhay. Kung ikaw ay nangihina, iyon po yung cross. Kailangan mong pasanin sapagkat sabi ng Lord, my burden is light. Magaan ang papasanin natin kapag kasama natin si Kristo. Kapag wala si Kristo sa ating buhay, kapag may pagsubok ka, mabigat. Hindi mo kakayanin mag-isa kung wala ang Lord sa ating buhay. Sapagkat kapag ikaw ay sinubok, karamihan, yung iba pag hindi nakayanan, nagpapakamatay. Pag hindi nakakayanan, mapatid, sinisisi yung dapat sisihin. Nagtuturo sapagkat meron siyang gustong ipasa at isisi ang kanyang pagkakamali sa iba. Accepting pain
yung po yung pagpapasan ng krus. We need to endure some hardship and persecutions in our daily walk. Kailangan natin mapatid tanggapin o ma-endure natin, malampasan ang mga hardship at mga persecution sa ating buhay. Tayo pong mga Kristiyano ay naka-entitle na sa mga persecution. Nakalagay na sa ating buhay, nakasulat na, kapag ikaw ay Kristiyano, kailangan malampasan mo ang pag-uusig. Amen? Marami nga ditong sinusubok ng Panginoon, pero nandito pa rin sila sa kabila ng maraming pagsubok. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! Follow Him. As you follow Him, you start to look more like Him. Sa pagsunod natin, mapatid, kailangan nating simulan na maging katulad tayo ni Kristo. Maging kapareho tayo ng mga gusto ng Panginoon at huwag nating bibigyang puwang ang gusto ng ating sariling laman. As we look Him, we look less like the world. Kapag tinitingnan natin ang Panginoon, hindi na natin napapahalagahan yung mga nasa ng ating katawan. Kanina nag-testify Sister Rose, ang sabi niya, wala na siyang gana sa mga bagay dito sa sanlibutan. Maski nga ang kanyang salary, mapatid, may pinagpupuntahan na lahat. Pero masaya pa rin siya, mapatid, hindi niya na iniisip yung kanyang kayamanan dito sa lupa. Sapagkat mas masaya siya nag-iipon dun sa kayamanan sa lupa. Hindi po ako nagtataas ng tao, mapatid. Alam ko, lahat po tayo, meron pong ganyang desire na mag-iipon tayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa, ngunit dun sa langit, mapatid. Mayaman man tayo dito sa lupa, hindi naman ibig sabihin masamang magpayaman. Dahil promise ng Lord to prosper us, mapatid. Basta maglilingkod lang tayo sa ating Panginoon, hindi niya tayo pahihirapan. Hindi niya tayo sasaktan sapagkat ang Diyos ay mabuti. Kapag minsan nakakaramdam tayo na bakit Lord, minsan lagi na lang akong nasasaktan. Bakit lagi na lang marami akong naririnig na masasakit? Iniloloob ng Panginoon yan para mas lalo kang tumibay. Amen. Hallelujah! Palapak tayo sa Lord. Hallelujah, Jesus! Gusto ng Panginoon maramdaman mo yung mga ma-hardship sa iyong buhay, yung mga sakit at hirap, para pagdating ng mas matinding tribulation, kayang-kaya mong lampasan ang tribulation. Alam niyo ba ang tribulation? Hindi ka na makakakain. Ahabulin ka ng mga gobyerno at sasabihin nila si Kristo o ang buhay mo. Kapag ikaw ay hindi nakalampas sa training ground natin ngayon, hindi mo malalampasan ang persecution o great tribulation sa panahon na yan. At pipiliin mo sigurado ang buhay ko na lang kaysa pa ako'y magutom. Pero ang kapalit niyan, mabatid, sabi ng Biblia, diretso tayo ng everlasting punishment. Walang hanggang parusa doon po sa impyerno, mabatid. Kaya habang tayo po ay merong pagkakataong makinig ng salita ng Panginoon, ilagay mo sa puso't isip mo, darating ang isang araw, uusigin tayo ng mas matinding pag-uusig. Napakaliit pa ng pag-uusig sa atin ngayon, mga patid, na wala man tayong place, hindi po yan natin dapat pansinin, sapagkat tayo po ang tunay na place of worship sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon ay nananahan sa ating mga puso. Kapag ang Panginoon nanahan sa iyong puso, hindi mo mapapansin, wala pa tayong place. Dahil meron tayong fellowship na sama-sama tayo, mapatid, at ilalagay tayo ng Panginoon sa isang magandang kalalagayan para doon tayo makapagpuri ng merong kalayaan sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Katulad ng nangyayari ngayon, mapatid, napakasarap ng pakiramdam
na hindi tayo natatakot, mga kapatid, na sumigaw, magpalakpakan sapagkat meron kang kalayaan ngayon. At sabi ng Biblia, where the Spirit of the Lord, there is freedom. Where is the Spirit of the Lord, there is liberty. Malaya tayo ngayon, mga kapatid, hindi tayo katulad sa ibang bansa, sa mga bansang Saudi, mga kapatid, na sila ay pinipigilan magpuri sa Lord. Ayaw nilang malaman na merong ibang religion doon sa Saudi dahil ito po'y Muslim country. Pero this country is the open country, mga kapatid. Malaya ka, kahit anong gawin mo, yung iba nga nagdidisco pa sila doon, mga kapatid. Pero tayo narito tayo sa Panginoon. Dapat tayo mag-worship sa ating Panginoon ng buong lakas at buong sigla sapagkat siya ay dakila. Amen. Jesus is telling us here that we need to be willing to give up whatever it takes in order to be His disciples. Kailangan natin, mga kapatid, maging willing tayong i-give up ang ating, alihin, mga kapatid, ang ating pride. Ang ating pong ego, mga kapatid, sapagkat ang ego, kapag yan ay nasaktan, yan ay nagmamataas. Kapag yan ay nasaktan, yan ay nagmamatigas. Kapag yan ay nagmatigas, yan ay napapalayo sa presensya ng Lord. Amen? Amen. But ang sabi ni Jesus, we need to be willing to give up whatever it takes in order to be His disciples. Kung gusto mong maging disciples o maging followers, alam naman natin ang ibig sabihin ng disciples ay followers of Christ. Maraming nagsasabi, mga patid, gusto kong makapunta ng langit, pero pumunta ng church, hindi makapunta. Paano makakapunta ng langit? Church pa lang, hirap na, mga patid. The cost of being a disciple is that Jesus always has to come first. Kung gusto natin, mga patid, maging disciples ng ating Panginoon, lagi nating uunahin ang ating Lord. Amen? Minsan, kailangan ng Panginoon na tayo ay pangaralan. Huwag po tayong masasaktan kapag may sinasabi ang Lord na unahin natin siya. Kasi yan po yung sinasabi ng Biblia. Kapag tayo po'y tinamaan, sabihin natin, praise the Lord, thank you Lord sa paalala mo. Napakaganda, mapatid, na mayroong nagpapaalala sa atin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Kapag ikaw ay nare-rebuke, ibig sabihin, mahal ka ng iyong kapatid. Kapag ikaw ay tinuturuan, ibig sabihin, gusto ka niyang may tuwid. Sapagkat merong kang baluktot na paniniwala, kaya gusto kang ituwid ng iyong kapatid. Dahil mahal ka niya. Mahal ka namin. Mahal ka ng bawat isa. Mahal tayo ng ating Panginoon. Matthew 19:21, ang sabi dito, mga kapatid, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng 100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Hindi naman ibig sabihin, mapatid, wag na nating mahalin ang ating magulang o kapwa. Ang ibig sabihin po dito, mapatid, kung kaya nating unahin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na narito sa mundo, maging ang ating magulang, maging ang ating asawa, maging ang ating mga anak, dapat unahin natin ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kapag kaya mo na unahin ang Panginoon, ang sabi ng Bible, tatanggap ka ng 100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Jesus must be your first preference. Si Jesus, mapatid, ang ating dapat unang focus sa ating buhay. Matthew 19:20, dadapat maraming mga nauuna na mga nahuhuli. At mga nahuhuli na nangauuna. Amen. Marami ngayon ditong bago. Andyan si brother Michael. Nahuhuli siya pero ngayon mauuna siya sa mga na,
nauhuna, mauna siya sa mga nauna sa kanya. Bakit po? Dahil nakadala siya ng gawain at alam ko mayroong plano ang Lord din sa kanya. Amen. Marami dito mga naunang Kristiyano na 10 years ago, 15 years ago, pero tayo mga kapatid, mayroong bago 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Tayo po ngayon ang nauuna sa mga nauuna noon na nawawala na sa Panginoon. Kaya nga, ang sino man sa inyo na hindi tumatanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay di maaaring maging alagad ko. Ang sabi ng Lucas 14:33, kung hindi natin kayang tumanggi sa lahat ng ating tinatangkilik, hindi tayo magiging alagad ng Panginoon. Ang ano po pong ibig sabihin ng hindi natin kayang itanggi? Kapag sinabing meron kang kayamanan, kaya mo bang ibigay sa Panginoon? Meron pong isang istorya ng mayaman sa Biblia na ang sabi niya, Panginoon, paano ako makakasama o makakapasok sa iyong kaharian? Ibinigay ko na lahat ng aking pagtulong, ang aking time sa iyo. Nakikinig ako sa iyong mga magagandang pangangaral. At ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong lahat ng kayamanan at sumunod ka sa akin. At alam nyo ang nangyari nang lumo yung binata na yon at hindi niya kayang ibigay ang kanyang buong kayamanan. At ang sabi ng Biblia, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Panginoon. Parang isang butas ng karayong mapatid para siya makapasok. Pero hindi naman ibig sabihin walang mga mayayaman na maliligtas. Dahil dito marami pong mayayaman mga patid. Pinagpala po tayo ng Panginoon, naglalaki ang mga bahay sa Pilipinas, nagaganda ang mga sasakyan. Pero narito ka, tinawag ka ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Bigyan niyo pa po ako ng time. Huwag niyo munang titingnan ang pagkain niya sa Lord. Hallelujah! Hallelujah! Those of who do not give up everything you have cannot be my disciple. Forsake all, ang sabi po ng Panginoon, Jesus must be your first priority. You must abide in Jesus' words. Kailangan natin mapatid ng salita ng Panginoon. Kapag meron kang salita ng Lord, meron kang sandata sa mga pagsubok mo sa buhay mo. Kapag meron kang salita ng Lord, meron kang panglaban sa kaaway, mapatid. Kapag sinabi ng kaaway, huwag ka nang magsisimba dahil wala ka namang simbahan. Ang sasabihin mo, ako ang templo ng Panginoon. At kasama ko ang Diyos sa lahat ng lakad ng aking buhay. Hallelujah. Ang sabi ng John 8:31, if you abide in my word, You are my disciple indeed. Kapag ikaw ay napalapit sa salita ng Panginoon, mabatid, ikaw ay magiging tunay na kanya pong disipulo. Amen. Ang lahat ng disipulo pumalakpak ng malakas at sumigaw ng praise the Lord. Yan po ang first command ng ating Panginoon. Unahin natin siya. At ang second command, mapatid, love one another. This is the second of all the commands. Magmahalan tayo sa bawat isa. John 13:35, ang sabi po sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Doon makikilala, mapatid, ang tunay na alagad ng Diyos. Dahil marami pong nagkiklaim, I'm a Christian, I'm a born again, matagal na ako, faithful pa nga ako sa mga church, ako ay nodonate sa lahat ng aking mga pupuntang simbahan. Pero ang requirements, mga patid, ang sabi ng Lord, kailangan merong ang pagmamahal sa iyong kapwa. Amen. Everybody say, love one another. Love one another. Do you bear fruits? Ikaw ba ay nagbubunga bilang isang Kristiyano? There
don't dare to say you are a disciples of Jesus if you do not bear fruits. Huwag nating sasabihin ako ay disciple ng Panginoon pero wala kang bunga. Wala kang nadala sa ubasan ng ating Panginoon. Ikaw ay naging tagapakinig lamang pero hindi ka namunga. Kung gusto po nating maging tunay na disciples ng ating Panginoon, kailangan nating mamunga. Yes, maski matagal mapatid, pero ginagawa natin yung part natin sa Lord. Ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagtanim, meron kang aalihin. Amen. Matagal man yan mapatid, bakit hindi pa ako nakakapagsolvin, pero ikaw ay nakapagtanim na. Darating ang time mapatid, mamumunga ka ng maraming bunga mapatid. Makakaakay ka mapatid ng iyong pamilya, makakaakay ka ng iyong mga kaibigan dahil ikaw ay nagtanim. Hallelujah. At isang katanungan ng ating Panginoon sa panahon ni Cain at Abel. Dahil alam naman natin si Cain at si Abel ay magkapatid. At dumating ang kanilang paghahandog sa Panginoon, ang isa ay magbubukid. Ang isa naman ay tupa o shepherd. At ang magbubukid, mapatid, ay si Cain. At si Cain, mapatid, dumating yung time na siya ay maghahandog na o sacrifice of praise sa Panginoon. Sabi niya, kahit ano lang madampot ko, maliit dito, yan. Bigay ko sa Panginoon. Pinigay sa Panginoon. At si Abel naman, mapatid, nung narinig niya yung time na magbibigay na siya ng sacrifice of praise sa Panginoon, hinanap niya yung pinakamatabang tupa, mapatid, yung pinakabata at pinakamalusog at inalay niya sa ating Panginoon. Alam niyo po ang nangyari, tinanggap ng Panginoon ang pag-aalay ni Abel. At kinaluguran ng Panginoon at mabangong samyo sa pag-aalay ni Abel sa Panginoon dahil yung pinakadabes niya yung kanyang binigay. At nangyari mapatid si Cain ay nanlumo, sabi ng Biblia, namula ang kanyang mukha. Ibig sabihin ng namula, na high blood siya. Nagalit siya mapatid sa ating Panginoon at sinisi niya si Abel. Panginoon, bakit si Abel lang ang iyong inappreciate? Marami ngayon mapatid yung matampuhin. Merong nawawala sa Panginoon sa maliit na bagay, nagtampo lang. Hindi lang nagamit. Hindi lang pinatayo sa pulpito, hindi na nagsimba. Amen? Minsan, inaabangan pa nga ang preaching. Pinapakinggan, ano na naman kayang ipipreach ni pastor? Papatamaan kaya ako ni pastor? Hindi po namin nais magpatama. Ang nais po namin mapatid ay magtuwid ng mga disipulo para ito ay lalo kang lumakas at parang tumatay. Sapagkat kapag ikaw ay nagpatuwid, ikaw ay magiging totoong disipulo ng Panginoon. At nangyari mapatid, nang nagalit si Cain, alam niyo po ang ginawa ni Cain dahil sa kanyang galit. Jealousy, nakapatay siya. Habang si Abel ay nakatalikod siguro nung panahon na yon, at pagkakataon ni Cain, sabi, ikaw na laging pinapansin ng ating Panginoon, parang dito ikaw yung paborito ni pastor. Papatayin kita. Pinapok mapatid ng bato at siya'y namatay. Alam niyo ba ang sabi ng Bible? Those who hate your brothers is a murderer. Kapag ikaw ay nagagalit pa lang sa iyong kapatid, ikaw na ay mamamatay tao. At nung time na namatay si Cain, ay si Abel, hinanap ng Panginoon kay Cain ang dugo ni Abel. At ang sabi, Where is your brother? At tayo mapatid ay hinalantulad ng Panginoon nang tinawag ka ng Lord bilang isang disipulo. Kailangan maging tagapangalaga ka ng iyong kapatid. Sapagkat ang sabi, alam niyong sinagot ni Cain, ako ba ay tagapangalaga ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? Am I my brother's keeper? Dahil nakagawa siya ng kasalanan, siya po'y nag-aalibay, ako ba ay taga-alaga ng aking mga kapatid? Ng aking kapatid?
Ganon din po, mga patid, sa ating mga Kristiyano, ang tanong ng ating Panginoon, where is your disciple? Meron ka bang bunga? Meron ka bang dinidisciple o sineshera ng salita ng Panginoon, iyong kaibigan, ang iyong anak, iyong isawa, yung iyong mga mahal sa buhay? Nasheran mo na ba? Kapag ikaw ay nakapag-share, yan po ay pagtatanim. Kapag ikaw ay nakapagtanim, mga patid, aani ka ng marami sapagkat darating ang time, ikaw ay pagpapalain ng Lord. Marami pa din ang ayaw ng responsibilidad at lagi nilang sinasabi, that's not my job. That's his job. That's your job. Mahilig magturo, mga patid, pero gustong pumunta ng langit. Ang gusto po ng Panginoon kung paano tayo magiging tunay na disipulo, kailangan nating gampanan ang ating pong responsibilidad bilang Kristiyano. Tayo po ay napag-utusan, mga batid, ng ating Panginoon. Our mission is the Great Commission, na kung saan ang sabi ng Bible, go and make disciples of all nations. Gawin nating mga alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi ibig sabihin ng bansang Greece ay gagawin nating disciples. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon ay mga tao, mga batid. Mga Kristiyano na dapat maging disciples ng ating Panginoon. Ibig sabihin po ng go means soul winning. Yes. Hindi po sinabing go ay uupo lang tayo, mga patid. Meron pong nakalakip na ating pong responsibility na tayo po ay magso-soul win. Makikita nyo minsan sa Juliet, sa Kepisya, meron siyang nakakausap, mga patid, na Pilipino, Pilipina. At dini-disciples niya po. Kung magkakaroon po tayo ng time, mga patid, especially sa mga nagko-commute, marami po tayong pagkakataon, may mga makakatabi ka dyan na hindi natin alam yung time na yon siya po ay naglulumo. Meron siyang problema, pero kapag nakausap mo at sinabi mo, kapatid, mahal ka ng Lord. Baka yung sister na yon gusto nang magpakamatay. Pero nung sinabi mong, sis, mahal ka ng Lord, nagising ang kanyang diwa at sinabi niya, sige sis, uhaw na uhaw ako sa salita ng Lord. Ibahagi mo ang kanyang salita. Go, soul winning, mga patid. Make discipleship. Disciples means a learner, a pupil, follower of one's teaching. Kapag gusto po natin maging true disciple, kailangan natin meron po tayong process of intentional. Discipleship is a process na kailangan nating gagampanan. Ito po ay continual progressive following, learning and surrendering of lives to the Lordship of Jesus Christ. Mga batid, this is not a program. Discipleship, mga batid, hindi po yan inilagay ng Panginoon. According to the Bible, there is no such things as a discipleship program. Jesus did not model a discipleship program. The early church did not develop discipleship program. For Jesus and his disciples, discipleship was not a program. It was a way of life. Hindi po siya nakaprogram, kapatid, but ito po yung paraan na pamumuhay natin na dapat tayo po magpa-disciples. Discipleship is a process, a series of action or a step taking in order to achieve a particular end. Dapat, mga patid, intentional yung ating pong pagpapadisciple. Gusto natin mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, mga patid, this year I challenge you. Sa mga hindi po nakakapunta ng online every Wednesday, pinalitan na po natin ng Thursday. Kaya pilitin po natin, mga patid, mag-download ng Zoom app. At maki-join po tayo kahit hindi po kayo makakapagsalita. Huwag po kayo matakot sa reflection. Wala na pong reflection. At gusto po natin kahit hindi ka pwedeng magsalita, nandun ka sa Zoom para alam natin, mga patid, na talagang nakikinig ka. Kasi minsan, mga patid, may magjo-join lang at magko-comment, I am watching. Mamaya, nakakatulog na.
At hindi natin masisisi dahil nakakantok naman talaga dahil gabi na. Pero kung ikaw ay uhaw at intention mo na magpa-disciple, tatapusin mo ang pag-aaral ng Bible. Discipleship must continual, not interrupted. A process that requires continual monitoring. Kaya nga mapatid kaming mga tagapagturo, kahit mga paghod, kailangan namin mamonitor kayo. Kung kayo ay nagpapatuloy, kung kayo ay malakas pa, o kung kayo ay nanghihina. Sapagkat kung kami ay hindi na nagmo-monitor o nagte-text, yeah, ibig sabihin wala kaming pakialam sa inyo. Kaya mga patid, kung gusto nating maging tunay na disipulo, kailangan natin maging progressive. Ibig sabihin ng progressive, moving forward, advancing mga patid in the kingdom of God. Hindi po yung naka-stagnant lang tayo mga patid, kaya nga meron pong kasabihan, to be saved is one thing, but to be remain saved is another thing. Marami pong nabaptize in the name of the Lord Jesus Christ, receive the Holy Spirit, pero hindi po nagpatuloy. Iba po yun mga patid. Kapag naka-receive ka ng Holy Ghost, naka-receive ka ng baptism, kailangan mo magpatuloy. Kapag hindi ka nagpapatuloy mga patid, that is another thing. Sapagkat ang salvation mga patid ay pinagtatrabahuhan. Kung gusto mong maligtas mga patid, kailangan mong magpatuloy sa process of learning. Tatayo po tayo mga patid, a true disciples mga patid is happy taking his cross, mga patid. Sa oras pong ito, hinihiling ko, mga patid, I want to point you, gusto ko pong i-point sa bawat isa na kung gusto po natin maging isang totoong disipulo, isasantabi po natin ang ating mga personal, mga kagustuhan. Meaning, denying yourself, mga patid, is the part para po tayo maging true disciples of Christ. Mga patid ko, naisin nating maging tagasunod ni Kristo. Kailangan tayo ng Diyos, mga patid. Kailangan tayo ng Panginoon sapagkat marami ng kaluluwa ang hindi pa naaabot dito po sa mundong ibabaw. Dito lang po sa atin, Greece, libo-libong mga Pilipino, mga patid, makikita natin sila po'y nagliliwaliw. Kulang pa sila, mga patid, sa mga manggagawa na hahayos sa kanila. Ikaw ay tinawag ng Panginoon para maging kaisa upang maghayag ng kanyang salita. Isang katanungan ng ating Panginoon, meron ka na bang na disciples? Meron ka na bang nasyeran na iyong kaibigan, sapagkat ito po ay utos ng ating Panginoon na gawin nating alagad ang ating mga bansa. Meaning mga patid ng alagad, akayin natin ang ating kapwa patungo kay Kristo. Hallelujah Jesus, hallelujah. Ang gusto po ng Panginoon mga patid, this 2024 na paguin na natin yung ating mindset. Kung ikaw ay nag-iisip na hindi mo kaya, baguhin mo ang isip mo, kaya ko dahil may Panginoon. Minsan akala natin wala tayong magagawa, pero kapag ibinigay natin ang lahat sa Panginoon, malaki po ang ating magagawa sa ating Lord. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay magtataas ng ating kamay. Hallelujah. Habang tayo po ay